Ayun! So, good evening sa inyo, guys. Ngayon po ay March 15, 2021. At ayan na nga, sobrang pula ng ating market. So, hindi lang dinuguan yung ano, yung nangyari dito sa ating market. So, it's a bloody Monday po. So, nag-loss po yung ating index ng -2.62%. Magic closing pa siya, di ba? So, nag-close tayo 6,552.46. So, breakdown na po itong nangyari sa kanya. So, asahan mo, baka meron pang kasunod po yung pag-drop po ng ating index naman. Ayan. So, tingnan natin mamaya yung nangyari sa kanya sa 5-minute chart siguro. And then, pag-usapan po natin yung ating mga trending stocks. So, nangunguna sa buhusan ulit yung ating mga trending stocks. So, nag-drop po itong si dito natin. Si PHA nag-drop din. Si ASN nag-drop. Halos lahat naman. No? Si Apollo, si Merrimart, si BSC, si BHI. Ito lang yata yung green natin for the day. And then, yung ating PSCI index, pag-usapan po natin. So, sa mga bago po dito sa ating trading channel, please don't forget to read po yung ating disclaimer. So, sabi nga natin, especially during this time na very risky yung ating market, nasa sa'yo po yung decision kung ikaw ay magbabuy, magsisell, or mag-hold ng mga stocks. Yung ginagawa po natin na to, itong daily vlog natin sa kanya is pag-aaral lang po sa technical analysis natin dito sa ating market. So, nasa sa'yo pa rin yung final decision kasi may risk nga po ang pag-invest dito sa ating market. At ngayon, ang taas ng risk natin sa kanya kasi takot po karamihan ng investors dahil sa pagtaas po ng ating COVID cases naman. Okay? And then sa mga bago po dito sa ating trading channel, so as usual, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palawi Trader na YouTube channel, and then balikan mo lang yung ating mga previous vlogs dito. So, meron ba tayong lessons na makukuha sa kanya as compared doon sa mga nung nag-start na mag-downtrend yung ating stock hanggang sa ngayon na patuloy po na bumabagsak po yung ating index naman. And then, check mo na lang yung mga vlogs po natin, yung ating Mondinisen IPO. So, although hindi maganda yung mga nakita natin dito sa ating investing market, tingnan natin siya. So, baka naman during that time is okay na yung ating market. And then, yung ating paparating po na DDMP reach naman sa kanya. So, until March 16, kung hindi ako nagkakamali, yung ating PSEEC, and then yung listing na niya is around March 19 naman. So, abangan natin. Medyo nasa bad timing yata yung ano, yung pagpasok po ni DDMP. Pero oversubscribe po siya. So, maraming pong kumuha. Tingnan natin kung meron siyang galaw for the first day of trading naman natin sa kanya. Ayan. So, basahin mo na lang, or pasadaan mo na lang po yung mga nakalagay dito na videos natin. Yung ating mga profit or losses. Yung ating mga technical indicator sa kanya. And then, yung ating mga risk management, which is kailangan po natin sa ngayon. Hindi pa po natin alam kung hanggang saan po yung bottom ng ating market. And then follow mo lang din ako dito sa aking mga social media. So meron tayong Facebook account na Palawi Trader. Ayan, so late na tayo nag-post kanina pero nakita nga natin is very bloody nga po yung ating market. So Tuesday, ganun pa din kaya pwedeng mangyari. So parang ganun nga po yung gustong puntahan pa ng ating market naman. So be very cautious during this time. So tingnan mo naman ige, baka naman salo tayo ng salo is pabagsak pa rin po yung ating market. So, wala din masyadong gamit yung pagsalo natin sa kanya. Maiipit lang po yung ating capital. So, follow mo din lang ako dito sa aking Facebook page na Palawi Trader. So, nandyan din po yung ating mga post sa kanya. And then, tingin po tayo dito sa ating Twitter account naman. So, i-check mo po yung mga nakalagay dito sa kanya. So, nagre-retweet pa rin tayo mga informations na pwede pong makaapekto dito sa ating market, dito sa ating Twitter account. So, ito nga, merong bad news or rather news na galing kay Philstar. So, sabi niya, a bad combo of surging coronavirus infections and new restrictions to arrest contagion reminded the market of bad memories from last year's institutions of lockdowns and ended at its lowest level in over 4 months. So, maraming takot ngayon kaya nagbebentahan. Although, wala pa namang final decision kung babalik po sa ECQC Metro Manila. Pero sa dami kasi ng mga nagla-lockdown, di ba? Doon sa Senate natin, may lockdown. Doon sa ating NEDA office, may lockdown. Doon sa isang police district sa Quezon City yata yon, lockdown din siya. So, halos ganun na rin naman yung nangyari sa ating Metro Manila. Plus, si Mayor Bico Soto is under quarantine. Si spokesman Harry Roque is meron ng COVID. So, very alarming po yung mga news na nababasa po natin dito sa ating market naman. Ayan. So, pasadaan mo na lang po yung ating Twitter account. Baka meron ka pong nakita dito ng mga, or rather mga info na makatulong po sa mga hawak mo ni stocks. Ayan. So, binibenta ni Mr. Dennis Uy yung kanyang stake kay Tugo. So, mukhang luging-lugi na po itong si Tugo natin. Kasi walang masyadong mga shipments, di ba? Or yung paggamit ng mga barko.
So, kasi gawa po ng ating mga lockdowns. And then, yung iba pa ng mga informations po na nirepost naman natin dito sa kanya. Then, sabi ko sa inyo, meron tayong community ng mga traders. April 2 na po yung ating opening sa kanya. At then, kasama po natin na nagtitrade or ginaguide po natin dito sa ating market, especially during this time na mahina po talaga yung ating market naman. So, meron tayong community ng traders, meron din tayong mga lectures. Sabi nga nila, ito yung best time na mag-aaral ka talaga sa stock market kasi wala ka namang pwedeng bantayan sa market kasi lahat po is pabagsak po yung kanilang directions naman. Okay? So, yun po yung ating mga social media. So, tingnan po natin yung anong nangyari dito sa ating PSEI index. So, yun nga po, nagkaroon tayo ng malakas na breakdown kasi umabot pa tayo kanina ng more than 3% nung opening bell pa lang pala. Nagkaroon na tayo ng gap down sa 6,712 level or yung 6,700 psycho support level natin sa kanya. So, nag-down po tayo ng more than negative 3% naman. Yun nga lang, medyo nagkaroon siya ng magandang closing or rather, pinitik siya ng konti. Pero ramdam mo, mahina pa rin yung market kasi nga, nagkaroon na po tayo ng breakdown. So, 6,700 breakdown, 6,600 breakdown. At ngayon is nagsusupport yung 6,500 level natin sa kanya. So, ang mahirap dito, dito sa ating index sa ngayon, alam mo, di ba, medyo may looming na ano na possibility na magkaroon ng tighter lockdown sa Metro Manila kasi hanggang sa ngayon meron na mga ano localized lockdowns plus yun nga marami na nakakakuha ng COVID so yung ating mga officials kagaya ni spokesman Harry Roque meron nga daw siyang positive na COVID so very alarming po yung pagdami ng cases sa Pilipinas. Baka mayroong pan-drop yung ating market. So, inaantay na nga lang natin na ano ba talaga yung direction ng ating government. Mag-stay sa GCQ or talagang magkakaroon siya ng lockdown for a few weeks. So, nakikita natin is baka ganun nga yung gawin nila kasi 2 weeks na lang naman na for the month of March, baka higpitan nila ng konti para bumaba po yung ating daily cases po ng COVID naman. Ayan. So, dahil ganun yung perception natin sa kanya, so ngayon, magiging resistance natin, hindi ko na ilalagay sa 6,700. Ilalagay na natin sa 6,600 level kasi expectation nga natin is baka meron pang shakeout na mangyari dito sa ating market. Kasi dito din naman sa area ng 6,500, wala tayong masyadong strong support sa kanya. So, ang strong support natin dito sa ating market is nandito sa around 6,400 or siguro mga 6,380 level yung nakita natin sa kanya. So, malaki yung chance na dyan pumunta yung ating index. So, hindi naman natin pinapangunahan yung ating market. So, bahala pa rin siya kung ano yung gusto niyang gawin. Pero, yun po yung nakita natin based po sa mga news na lumalabas po sa ating market naman. So, ayan, nagkaroon tayo ng breakdown sa 6,599 o 6,600. So, yun nga, ang sinasabi natin, ito yung worrying sa kanya. So, kasi yung consolidation natin last time sa kanya, ang gusto natin mangyari, magkaroon ng breakout. Pero ang nangyari sa kanya is breakdown. So, dito pupunta po yung direction ng ating market naman sa kanya. Ayan. So, yan lang muna yung tingin natin sa kanya. So, bearish tayo dito sa ating market. I-clone natin to, baka makita natin kung saan papunta yung kanyang trading channel. So, hindi pa naman tapos yung, yung galaw niya. So, pwedeng dito ako mag-base sa current candle. Pero kung negative pa rin yung opening natin or closing bukas, baka mag-adjust pa yung ating pinaka-base po ng ating channel. So, wala pa kasi siyang support na establish. So, maghanap pa rin po. So, ang tendency is bumagsak pa nga po yung ating index by tomorrow naman. So, yun din yung pakiramdam na makasama natin kasi very worrying po yung pagdami ng COVID cases. So, ngayon, mayroong tendency yung ating RSI na pumunta dito po sa ating oversold signal. Malapit na rin naman siya. So, normally, nag-oversold na siya pag malapit na po dito sa RSI 30 level naman. So, hindi maganda. Lahat ng indicators natin is pabagsak pa rin po. So, ganun yung sentiment natin dito sa overall market condition. Kaya nga, during this time, kailangan mo pong exercise na po yung risk management. Siguro kahit long-term investor ka or trader kasi hindi mo alam kung hanggang saan magbo-bottom yung market, di ba? So last time naging strong support natin 59. So ang lalim niyan, di ba? Kung babagsak pa diyan yung ating index, ang dami pang stocks diyan na magbabagsakan din po yung kanilang mga prices. So yung highest traded volume natin sa ngayon, itong si dito natin 1.49 billion. So ang laki po ng bagsak niya. Negative 13.44%. So sa ngayon kasi guys, yung fundamentals ng mga stocks natin hindi yan papansinin ng market
kasi nga takot po lahat ng mga trader saka investor. So ang gagawin nila is lalabas muna, isisecure muna yung capital and then magra-ride na lang ulit sa market kapag nagkaroon po ulit tayo ng mga higher low formation. Pero sa ngayon, ito nga established, meron tayo lower low ng ating index naman sa kanya. So hindi rin maganda yung ating net foreign selling. Meron po tayong negative 1.12 billion na lumabas po na foreigners dito po sa ating market. Indication na very bad po yung condition ng ating market sa ngayon. Okay? So ang pinaka-case natin sa kanya, so alam mo na, is yung pagdami po ng ating COVID cases. So kahapon, March 14, meron po tayong 4,887 cases. So tumaas na yung 7-day average natin, is umabot na po ng 3,869. So ngayon, nakita natin is more than 5,000 cases, di ba? So for March 15, so hindi pa rin good news. So makita mo dito sa trend po ng COVID cases natin, in just few days or siguro mga 2 weeks lang, no, bumalik na tayo dun sa pinakamataas na level po ng surge ng ating COVID cases. So ang naging action dati ng ating government during this time is yung nga pong is mas tighter po yung lockdown, kaya medyo nagsubside po yung ating number of cases po ng COVID. Pero nung binuksan ulit yung economy, di ba, sa Metro Manila is siya lang naman yung naka-GCQ na sa ngayon, tapos yung ibang cities, and then majority is nasa MGCQ. So nagkaroon ulit ng spike. So sabi nga nila, kung kailan dumating yung vaccine, saka naman biglang dumami po yung ating COVID cases sa kanya. Yan. So ingat po tayo. Plus ito nga yung sinasabi natin na news kanina, so yung ating PhilStar. So ang sabi niya, coronavirus brings back painful memories to PSEI with the new wave. Ayan. So ito kasi yung diba bumagsak tayo dati, yung pinakamalakas na drop natin is around March dito sa ating index, pero umpisa pa lang yan na nag-surge yung ating COVID cases, and then ito nga yung pinaka-peak natin is around August naman sa kanya. Ano ba nangyari dito sa ating index by around August? Ayan, nag-drop po yung ating index during this time na dumami po yung ating COVID cases, which is ganoon naman yung ginagalaw po ng ating mga indices sa ngayon. Okay, so basahin niyo po tong galing kay PhilStar, baka po meron siyang information na makatulong sa atin. Pero isa lang naman yung sinasabi niya is yun nga, may tendency na bumagsak yung ating market gawa nga po ng pagdami ng COVID cases, which is nagre-result po sa pagkakaroon po ng mas wider or tighter na lockdown situation sa Metro Manila naman. Okay, so pag kinumpare mo yung ating global market, so parang walang pakialam si si global market, kasi ang nangyari naman sa kanya, green siya. So makita mo dito yung US market nating last Friday is okay po siya, and then ngayon is yung ating future sa kanya is maganda po yung galawan nitong si US market. So dahil dyan, yung ating European market is okay din siya, and then yung ating Asian market, ang nag-drop dito ng malakas din is itong si Shenzhen component natin. Pero the rest, hindi po ganun masyadong affected yung kanilang market, kasi sa Philippines lang yata nagkakaroon po ngayon ng surge ng ating COVID cases naman. Okay, so tingnan mo na maigi, mahawak mo ni stock. So medyo mahirap ngayong time na to. So ang pinaka pwede nating gawin is i-risk o minimize po yung risk or siguro exposure dito sa market, para pa nag-drop pa yung ating market is hindi po lumaki yung loss natin. So ingat po sa pag-average down. So normal kasi na reaction natin or tendency is pababain yung percent loss natin, bibili sa baba, yung ginagawa ng karamihan. Pero pag bumagsak kasi yung market, mas lalaki pa po yung loss nyo. So better wait na lang, yung BP mo is standby mo na lang, and then wait tayo sa opportunity na mag-start na ulit yung bounce sa market. Pero sa ngayon, wala pang signal na gustong mag-bounce po yung ating BSEI market naman. Okay, so yun po yung ating sentiment dito sa ating market. So pag-usapan po natin yung ating mga trending stocks naman sa ngayon. So unahin po natin si Dito. So medyo malakas na naman yung buhusan niya. So sa ngayon, na-establish ni Dito, malakas na resistance na po yung ating 11.5 pesos sa kanya, kasi hindi pa rin makalampas. Ang expectation natin last time kung bullish sana yung ating market is kahit pa paano mag-close yung mga gaps natin kay Dito. Pero dahil takot po lahat sa market, so ganyan po, naglalabasan po yung ating mga investors naman. Pero itong si Dito natin, meron siyang net foreign buy na 8.8 million. Baka gusto mag-chipit ulit ng ating mga foreigners. Last time, ganun yung ginawa nila noong nagkaroon ng malakas na drop for 3 days si PSEI. Sumalo yung foreigners and then nagbenta siya. And then ngayon, sumasalo na naman siya after niya makagain. Hopefully,
magsusupport siya dito sa around 8.42 kasi ito po yung next na support level po natin kay dito kung pangit pa rin po yung market natin bukas. So mukhang magtatagal sa oversold signal yata itong si dito natin kung hindi po maganda yung candle na makikita natin sa kanya. And then malakas pa rin yung buhos based dito sa direction po ng pinapakita ng ating MACD naman sa kanya kasi masyadong malayo po yung blue line dito sa ating red line naman. So wala naman masyadong catalyst itong si dito natin. So ang inaantay na lang po natin is yung kanyang opening naman sa Metro Manila pagdating po ng around May, end of May or July, June. Yung po yung sinasabi ni dito natin na mag-start na po siya ng operation sa Metro Manila. Pero sa ngayon, magko-concentrate muna siya dito sa Visayas saka Mindanao naman. Okay po, so yun po yung observation natin sa kanya. So hindi na kailangan ng Fibonacci, madali naman makita kung nasaan yung support saka resistance level ni dito. Kung medyo mahina siya, hindi dito sa 11.48 yung resistance, kundi dito po sa MA100 naman. So meron kang potential risk sa kanya kung sakaling maghanap ng support itong si dito natin na medyo malaki na naman no, yung potential risk niya. Pero anyway, tingnan natin kung ano pong gustong gawin ng ating market. So naghahanap ng support level itong si dito naman natin. Pero sa ngayon is wala pa pong established kaya tingin natin may tendency na mag-drop pa ng konti yung price action po nitong si dito natin. So bearish naman tayo sa lahat ng ano ng stocks natin ngayong araw na to. Next, PHA. So laki din ng loss niya. So negative 14.29%. So ito yung nakita natin sa kanya last time. Diba? Meron akong din drawing sa kanya na descending trend lines kasi parang hindi makalampas yung price action dito sa ano MA9 natin sa kanya last time. So ito yung nakita natin na price channel na pwedeng puntahan po nitong CPHA natin. So kasabay po ng ibang stocks natin, hindi pa rin siya bullish, pabagsak pa rin yung direction. Especially yung MACD, medyo malayo yung blue sa red. So pessimism po talaga yung nananig po dito sa ating market naman sa kanya. So nasa last defense niya ngayon itong CPHA. So kasi pag ang worrying sa kanya dito kay PHA, pag medyo nabutas pa yung 2 pesos natin sa kanya, psychological level na support, meron tayo kasing gap dito na nakikita na naman pag hindi magsusupport yung 2 pesos po natin sa kanya. So konting tingnan mo na maigi yung mga hawak mo, baka naman kasi nandito ka sa taas eh. Kung ang average mo halimbawa is 3 pesos, laki na ng drop sa kanya. And then meron pa siyang tendency. So i-check mo na maigi po yung mga risk management mo sa kanya. Baka makulong ka naman ng sobrang tagal kasi hindi natin alam eh kung hanggang kailan yung ano yung pag-search po ng ating virus sa kanya or kung mag-implement po talaga ng ano ECQ si Metro Manila, asahan mo magde-drop po ulit lahat ng ating mga stocks naman sa kanya. So ganyan talaga sa ano ganyan talaga sa trading guys or investing sa market. Pag merong bad news, ayaw po ng market or ayaw ng mga investors na mag-stay sa market, kaya bumabagsak po yung ating mga price action. So dapat medyo tantayin mo din yung pagpasok sa kanya. Pag medyo okay yung sentiment ng market, doon tayo totodo sa kanya. Pero pag mahina yung market, lalabas-labas muna tayo sa kanya kasi hindi natin alam kung hanggang saan po yung pagbagsak ng ating market. So yung iba medyo nanghinayang sa paper loss. Sabi nga nila paper loss pero sa atin kasi yung nakita natin na negative sa portfolio is considered as a loss na hanggat hindi po nagbabalik yung ating price action sa kanya. Okay, so next po natin si ASN. So ganun din, bumalik po siya sa kanyang ano, descending channel. So mag-wait tayo ng channel sa kanya. Baka ito yung sinusundan niya, oh, yung ating MA20 kasi hindi naman abrupt yung price action nitong si ASN natin sa kanya. So meron siyang sinusundan na channel. Baka ito na yung channel niya kasi nag-resist po yung ating MA20 sa kanya. So nag-loss po siya, negative 4.65%. Meron siyang net foreign buy na 6.18 million. Pero yung observation nga natin sa price action is similar po sa ibang stocks. Downtrended po yung nakita natin sa kanya. So kahit meron siyang good news, so di ba meron siyang news na nilabas. Ito March 15, 9:26 a.m. sabi dito ni ABS-CBN News, AC Energy secures funding for 100 megawatt Sitara Solar Farm in India. So itong si AC Energy po natin, merong magandang investments na pwedeng gagawin ulit dun sa India. And then sabi, nakakuha nga po siya ng pondo. So very good na naman yan. Mag-expand na naman po ng business itong si ASN. Pero sa ngayon, since ang overall sentiment ng Philippine market is hindi maganda, bearish pa rin tayo sa kanya kahit meron siyang good news na
sinasabi ngayong mga panahon na to. Ayan. So ganyan talaga sa market, di ba? So sumasabay din po yung galawan ng ating PSEI dito po sa mga individual stocks. Kasi last time na nagkaroon ng lockdown, napansin mo naman lahat is ang lalakas po ng bagsakan, lahat po is affected. Kaya ingat nga tayo pag ang nasagap natin na news dito sa ating Metro Manila is ECQ. Alam mo na yung gagawin mo sa kanya kasi potential, ganun din mangyari sa kanya nung nagkaroon po tayo ng mga crash ng ating stock market naman. Okay? So next po natin si Apollo. So may net foreign buy pala itong si ASN. 6.18 million naman. So si Apollo, meron din siyang net foreign buying. Malaki din, no? 8.53 million. Pero hindi pa rin maganda yung price action niya. Nag-loss po siya, negative 7.39%. So bearish din tayo dito kay Apollo natin. Ang mahirap sa kanya, nagkaroon siya ng gap down. So malakas na resistance na sa ngayon. Yung ating, siguro yung ating 0.2 peso level sa kanya. Since hindi rin maganda yung sentiment ng investors natin. So makita mo, dito sa kanyang RSI, pabagsak din po. Ganun din po yung direction ng ating MACD sa kanya, hindi rin maganda. So expect mo magkakaroon din po ng mga additional corrections pa itong si Apollo natin. So magdrawing tayo ng isang descending channel kasi ito yung galaw niya last time, medyo malaki yung channel niya. So tingnan po natin kung ito po yung sundan ni Apollo natin for the coming few days. So ang lean natin sa kanya, most likely pag pangit yung market pa rin natin, magkakaroon po siya na retest malapit dito sa ating MA 100 naman. So medyo pa-down po kasi yung yung channel. So yung bias natin sa kanya is pa-down trend din po itong si Apollo naman natin. Okay? So isa pa sa malakas na nag-drop ulit is ito pong si Mary Mart. So medyo mahina po si Mary Mart. Si Dito, si PHA kasi ang lalaki po ng mga bagsakan nila. So meron siyang loss, negative 12.52%. And then mapapansin mo nagkaroon ulit ng break dito po sa support natin na around 4.7 kay Mary Mar. So it's not a good sign ulit. Ito siguro pwedeng gamitan ng Fibonacci kasi overextended na yung pagbagsak nitong si Mary Mar. Kung may konting bouncy BSEI, ito yung mga napapansin natin na merong potential ng bounce. Yun nga lang, hindi natin alam kung hanggang saan yung galaw niya. So based dito sa ating Fibonacci, ang next support level natin sa kanya is medyo mababa na, nasa 4.2 peso level naman. And then yung 4.7 natin is mag-a-act as temporary resistance natin sa kanya kasi last time, ito po yung pinaka-support ng ating price action naman sa kanya. Yan. So, or pwede, mas mababa pa kung i-align natin yung price action natin, mga around 4.1 peso level naman. Ayan. So yan po muna yung sentiment natin kay Mary Mart kasi hindi rin maganda yung price action. Or meron akong nilidrawing sa kanya last time. Tingnan natin kung mag-coincide pa rin siya. Dito, meron siyang downtrending na channel. Lalaki ng mga downtrending channel natin sa kanya. So pwedeng ganyan yung tingin mo or pwedeng dito na broke na kasi yung downtrending channel. So nag-resist na siya. So resistance natin yung pinaka downtrend channel naman natin sa kanya. So nasa oversold signal pa rin siya. So hindi po lahat ng oversold is nagbabounce ka agad. So medyo matagal minsan. Especially kung yung reason nga po ng pagbagsak ng ating market is yung buong market na po yung talagang bumabagsak sa kanya. Ayan. So kaya nag-aalisan po yung mga investors natin kay Mary Mart naman. Okay? Next po natin si BSC. So ganun din, no? So hindi talaga maganda mag-invest ngayon sa market. So nag-loss po itong si BSC natin ng negative 12.9%. Meron siyang net foreign buy na 1.8 million pero maliit lang naman. So ang tendency pa rin niya is mag-retest or maghanap po ng support level. So sa ngayon, ang support natin sa kanya, isasagad na natin siguro dito sa ating MA 100. So meron kasing gap dito, yung laki ng gap na yan na pwedeng i-fill po nitong CBSC natin pag nagpatuloy po yung ating downtrend channel sa kanya. So pwede kang mag-wait sa kanya. Ito pala yung gusto niyang puntahan. Meron siyang downtrend na triangle na formation. Ang problema dito sa formation natin sa kanya, hindi pa natin makita yung pinaka-support. So, ang pinakamalapit na support is yung ating MA 100 naman. So, yan po yung expectations natin sa kanya. Pag hindi pa rin po maganda yung market, baka pumunta na rin po sa oversold signal itong si BSC naman natin. Okay, so yan po yung nakita natin sa kanya. So, next po natin si BHI. So, ito lang yung stock na medyo maganda yung galaw.
gainer for the day. Nag-gain po siya ng 14.86. Pero makita mo, yung paggalaw niya is medyo limitado din. So, nagkaroon tayo ng undecided candle for the day. So, anyway, nag-gain yung mga kasama natin. So, congrats po yung mga nakasalo sa kanya last Friday. Hopefully, nakalabas na kayo dito sa resistance area. So, maganda po yung kanyang indicators. Yung RSI gumanda, yung ating MACD formation plus yung volume. Pero sa state po ng ating market sa ngayon, medyo mahirap magtiwala sa ating mga stock. So, bakit umakyat itong si BHI natin? So, meron po siyang disclosures last Friday. So, bago kasi tayo mag-close or nag-close na, meron siyang nilabas na disclosure. So, meron siyang increase in authorized capital stock, and then ito nga, magsusubscribe po itong si JP Guilds Incorporated natin at a par value of 0.1 pesos per share. So, yun yung naging batayan ng ating mga traders, kaya pinitik po yung kanyang price. At kita mo naman, ang pinaka-high natin for the day is 0.0930 naman. Pero sa ngayon, dahil sa environment sa market, hindi rin tayo nag-hope na maka-breakout pa sana itong si BHI naman natin. Ayan. So, anyway, makita mo sa price action naman ng candles natin is medyo undecided po siya kasi nagkaroon po tayo ng doji sa kanya. Ayan. So, or undecided candle formation naman. Okay, so yun po yung ating mga reviews dito sa ating market. So, wala tayong makitang masyadong optimism kasi po, yun nga, ang gusto po niya is talagang bumagsak at pumunta ulit dito sa ating oversold signals. So, as a trader guys, i-exercise mo po yung yung mga risk management mo sa kanya. So, ito yung time na mapapractice mo yung yung pagka-cut loss mo sa kanya kung medyo malaki na po yung loss mo kaysa maipit ka na matagal dito sa ating market. Kasi last time na bumagsak tayo sa kanya na malakas, nag-consolidate po yung ating market from August until October. So, halos 3 months din na nagkaroon tayo ng matagal na sideways dito sa ating market bago siya nagkaroon ng optimism ulit. So, ang magbabalik ulit ng optimism sa ating market, syempre, yung pagdating po ng ating mga vaccines or yung potential na pag-alis ng mga lockdown sa Metro Manila. So ngayon, pwedeng i-argue ng iba, wala naman tayo sa ECQ, nasa GC ko pa rin naman. So bakit ka matatakot sa market, 'di ba? Yun naman i-argue ng iba sa iyo. Pero tingnan mo, ang daming nagkakaroon ng lockdown sa Metro Manila, is just a matter of time kung kailan po implement ng ating government yung ating ECQ naman sa kanya. So actually, personally, ganun yung expectation ko na sa kanya. Halos ganun na rin siya kasi ang dami po mga areas, localized areas na nagkakaroon po ng lockdown for the next 2 weeks naman. Ayan. So, bantayan po natin yung ating mga portfolio and then alagaan po natin yung ating capital. Sabi nga natin, huwag po yung loss natin sa kanya as a trader. Ito naman yung time na nag-accumulate naman yung ating mga long-term investors kasi medyo nagsisale na naman yung prices po ng ating mga stocks, especially yung ating mga blue chips. Ang dami pong bumagsak na malaki eh. Si Ayala Corporation, negative 5.42%. Security Bank, negative 4.8%. URC, negative 3.33%. So, yung ating mga blue chips is talagang binagsak po nila yung kanilang mga prices naman. Okay, so bukas, expectation natin is hindi pa rin maganda yung ating market. So, hopefully, hindi naman ganun kalakas yung bagsak ng ating mga stocks or bigyan tayo ng chance na makaalis sa kanya kung talagang pangit pa rin po yung market po natin bukas naman. Okay, so yun lang po. Bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palaving Trader na YouTube channel. Follow mo lang ako dito sa aking Twitter account. Ganun din po sa ating mga social media. Dito po sa ating Facebook account na Palaving Trader, yung ating Facebook page. And then yung ating Patreon sa mga gusto mag-aral sa stock market or kasama nating magti-trade dito sa stock market is open po ulit tayo ng April 2 naman sa kanya. Okay, so exercise po natin yung ating risk management during this time naman. So, yun lang po at kita po ulit tayo bukas.